Pag bibili kayo ng dashcam guys, dapat i-consider nyo muna yung tatlong importanteng bagay. Unang-una, dapat napakalinaw niya. Kagaya nitong i-review natin ngayon, DDPi Mola N3 Pro. Ito, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalinaw. Ayan. Ito yung footage kanina nung bumiyahe kami. Makikita ninyo. Ayan. Kagandahan sa kanya, pwede nyo siyang i-view gamit yung inyong cellphone. Tignan nyo, napakalinaw nung kanyang kuha. Ayan. Makita nyo, pati yung plate number nung truck, kitang-kita. Pati yung likuran na camera. Ayan. Tingnan nyo naman, pati yung mga plate number ng sasakyan, di ba, kitang-kita. Yan yung isa sa pinaka-importanting bagay pag bibili kayo ng dash camera. Next thing, syempre kailangan affordable, mura. So ito, pakita ko sa inyo yung presyo ng ating dashcam na to. Lalagay ko yung product link sa video description and then sa pinned comments. Pangatlong importanteng bagay, dapat hindi nakakasagabal yung ating dashcam sa ating vision. Tandaan, meron tayong anti-distracting law na bawal tayong nadi-distract or may nakakaharang sa ating vision. So ito siya, pag nakakabit siya sa ating windshield. Ayan, ang ganda. Panoorin nyo guys yung full review natin dito sa ating bagong dashcam, DDPi Mola N3 Pro. Ulit. Ayan. So syempre, unboxing muna tayo ng ating camera. Ayan, tignan muna natin kung anong laman ng package, syempre. Ah, so may kasama na siyang rear camera, guys, oh. Ito na yung kanyang rear camera. Buksan na rin natin. Nakasil pa, eh. Ayan. So, good thing meron na siyang rear camera. And yung kinakabit na rear camera is also adjustable, oh. Ayos. Sige. Next. Ito yung ating main unit. Yan. So, eto na yung kanyang owner's manual. Meron na rin kasamang adhesive tape. Ito guys, yung ikinakabit sa ating windshield. Tapos, sinasaksak na lang to. Ayan o. Ganyan siya. Paano ba? Yan. Laki rin niya guys, no? Malaki rin pala siya. Tapos, kasama rin syempre yung cigarette plug. Cigarette lighter plug. Eto. Tapos, ito yung USB niya. Napakadali lang ng kanyang installation. All you have to do is to get itong kanyang mounting bracket. Siya nga pala, equipped na rin niya ng GPS. Okay, so nade-detect na rin ito yung actual speed ng ating sasakyan using the GPS function. Tapos, i-connect nyo na lang kanyang power source. Ngayon, ito, meron niyan, ipa-plug in nyo lang. Press nyo lang itong dalawang button sa gilid para mas madali siyang ipasok. Ayan. Ayan. Maririnig nyo naman nag-snap yan, tapos kakapit na. And then, this is the time na ididikit na natin itong kanyang mounting bracket dun sa ating windshield. Tanggalin nyo lang yung cover nung double adhesive tape. Ito ngayon guys, naka-install na yung ating dashcam dito sa ating windshield. Napakadali lang yan in-install guys. Pinakamahirap pa nga dyan guys is yung pagtatago ng wiring. Tapos, ang dashcam nga pala na ito mga boss is pwede nyo installan ng SD card up to 128 GB. Imagine guys kung gaano kahabang video ang kaya nitong i-record sa 128 GB. Tapos ang kagandahan sa kanya guys, hindi siya nakaka-block ng ating vision. Hindi nyo rin siya kailangan ilagay dito sa ating rear view camera, so yung rear view mirror, so yung ating rear view mirror ay mananatili pa rin usable, di ba? Tapos ang kagandahan sa kanya guys, marami na akong na-record na video sa kanya ang haba ng biyahe namin nung nakaraan from Manila to Batangas. Buong biyahe namin na yon na-record. Harap at likod pa. So eto, bago nyo syempre, ang kailangan nyo makita, maganda ba yung ating dashcam. So bago ninyo makita yan, kailangan nyo muna mag-download ng app sa inyong mga cellphone. Punta kayo syempre sa Play Store at hanapin nyo yung DDPi. Ayan, DDPi, at lalabas ang icon na yan. So, nakapag-install na ako, so open na lang natin yan. Ayan, eto na siya. Ayan, DDPi, pero bago nyo pala i-open yan, itong ating dashcam guys is meron niyang wifi function, pero hindi yan kagaya ng ibang dashcam, ay hindi yan kagaya ng ibang wifi na magpo-provide siya sa inyo ng internet connection, hindi. Wifi ang functionality niya para mag-connect ang inyong phone at ang inyong dashcam. So, eto, punta kayo sa settings, tapos connections ng wifi again, then
hintayin nyo lang na ma-detect siya ng inyong cellphone. Makikita ninyo may DDPI entry pro dyan. Pindutin nyo lang yan at manghihingi yan ng password. Ang default password niyan is 1 hanggang 0. 10 number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Connect nyo lang. Pwede nyo palitan yung password niyan afterwards. Pero ngayon, default password yan. Tapos makikita nyo, co-connect na yan. Okay? So, connected na tayo. Ito naman, pag connected na kayo sa kanya, punta na kayo sa app. Ito na yung DDPI app natin. Tapos makikita ninyo, add new device. Ayan. To set. Ayan. I-allow nyo lang lahat ng permission na kailangan. Ayan. Add new device. No screen dash cam. Screen dash cam or yung rear view type mirror na dash cam. So as we all know, ang DDPI natin is a no screen dash cam. So pipiliin nyo to. No screen dash cam na to. Next nyo lang yan. Connect to wifi and then searching for camera. Ayun. Nakita na niya. Na-detect na niya yung ating camera connection. Allow nyo lang lahat. Change it later. Ayan, so makikita ninyo, nandito pa lang tayo sa get to know yung ating app, pero okay nyo lang nang i-okay yan. Ayan. Tapos eto na, makikita ninyo, since wala tayong screen para sa ating dashcam, yung ating cellphone ngayon ang magsisilbi nating screen. Ayan. Kung nalilitan kayo, pwede nyo yung i-full screen. Kagaya niyan. So nakikita nyo ngayon kung ano yung nakikita ng actual dashcam. Ayan. Ito yung labas ng ating paligid. Ito naman yung nakikita ng ating camera. So live footage yung nakikita natin. Tapos ang kagandahan sa kanya, dahil sabi ko sa iyo, meron itong rear camera. Pindutin nyo lang to. Ayan, makikita nyo na yung likod ng ating sasakyan. Okay? Ang kagandahan pa sa kanya, guys, once na mag-turn on tayo ng sasakyan is nagre-record na to automatically. Ayan, nakikita nyo, nagre-record na siya. Tapos, hindi lang yon, naka-stamp na rin dito yung date, yung time. Makikita nyo rito, merong kilometers per hour kasi itong ating DDPI dashcam is meron din itong GPS. Okay? May GPS ito, pero yung GPS nito ay hindi ginagamit for tracking. Ang ginagamit for GPS is yung para malaman nyo rin yung speed. Kasi pag tumatakbo kayo, nagre-record din to ng speed. Okay? Para halimbawa, nasa kalsada kayo, sasabihin nag-overspeed na po kasi kayo, makikita rito sa inyong recording na hindi naman talaga kayo nag-overspeeding. Okay? Tapos meron na rin dito, compass. Ayan, north, east, south, and west. Okay? Tapos, ang kagandahan pa rito, guys, lahat ng video na na-record ng ating camera, pwede nyo nang i-download directly sa inyong cellphone. Hindi nyo na kailangang kunin pa yung memory card para i-download. Ito kanina, makikita ninyo. Ayan. Ito yung video nung likod ata to. Ito yung video sa harap. Ayan o. Para makita ninyo. Full screen natin. Ayan yung video kanina nung nagda-drive kami ni Mrs. Ayan. Pwede nyo i-scroll. Ayan. Para mas makita ninyo. Ayan o. Tapos, nagre-record din siya ng sounds. Ayan. Okay, so kanina nakikinig kami ng radio. Tapos makikita ninyo, kita ba yung plate number? Kita yung plate number ng sasakyan? Ilinawin mo. Ayan o, diba kitang-kita yung plate number ng sasakyan. So yan yung pinaka purpose ng ating dashcam. Kailangan, syempre, lahat ng recording niya, nare-record ultimo yung plate number ng ating sasakyan. Ang kagandahan pa rito sa ating dashcam, guys, meron itong gravity sensing tsaka parking monitor. So magkatambal yan. So gravity sensing parking monitor na to, parang halimbawa ganito. Nakaparking kayo sa kalsada, gabi, tapos na hit and run ng inyong sasakyan, may bumangga, yung ating camera, kusa yung mag-on. Mag-on, tapos magre-record yan ng 30 second video. Tapos yung video na yon naka-file protect. Kahit mag-full ang inyong memory, hindi siya madedelete. Kasi nga, important video ang mga inirecord kapag naka-parking monitor at gravity sensing tayo. So malaking bagay. 24 hours yan, guys. Kahit naka-turn up ang inyong
makina, meron kasing super capacitor yan sa loob. So meron siyang sariling power. Okay? So magto-turn on yan kahit naka-turn off pa ang inyong ignition switch, basta nakadetect siya ng malakas na impact may pumasok sa loob ng sasakyan ninyo. Ito, papakita ko sa inyo para mas maintindihan ninyo. Meron niya settings. Makikita nyo rito sa settings. Ayan. Ayan, meron siyang parking monitoring duration. Tapos, meron pa yan guys yung adjust collision sensitivity. Ito, kapag high ang nilagay nyo dyan, ultimo yung pagsarado ninyo ng pinto. I-save agad niya basta makarinig siya ng malakas na impact na ganun. Ganun siya ka-sensitive. Ngayon, kung very low naman, halimbawa, yung talagang yun, yung may nagbangga na sa inyo, yun lang siya magsisimula mag-record. Kaya ito, magandang settings tong middle tsaka middle high. Yan yung magandang settings dyan. Ito default tong middle. Tapos yung parking monitor, ayan yung kagandahan sa kanya. Yan. Tapos, ayan, makikita ninyo, meron siyang recording resolution. Kung mababa lang yung inyong memory card, pwede nyo babaan yung resolution. Pero syempre, pag binabaan nyo yung resolution, mas malabo yung footage niya. The highest the resolution, mas maganda, pero mas malaki nga lang yung kinakain na space sa inyong memory card. Kaya nga kagandahan, gamitin nyo yung maximum 128GB na memory card ang gamitin ninyo. Maganda guys, kasi ako nga 32GB lang na memory card ang gamit ko. From Manila to Batangas na record lahat. Walang na-delete. Okay, so maganda. Tapos, ilalagay ko nga pala guys yung product link sa video description at sa pin comments. Para sa mga magiging interested, click nyo na lang po yun and add to cart nyo na po. Okay, tapos siguraduhin nyo. Siyempre, dapat DDPay yung mabibilhan ninyo. Kaya click nyo lang yung link sa baba. Tapos mga bossing, hindi pa tapos yung ating video. Sa gusto pang makakita ng mga actual footage nito, gabi, umaga, meron na rin yata akong kuha ng rainy. Papakita ko sa end of the video. Panoorin nyo guys, sulit. Sulit ang pera nyo sa dashcam na to. ATV.